segment, ha? Kay Kuya Ben, baka pwede mong bigyan ang background ng ating viewers na sa iyong trabaho sa central office. Ano ba at saan division ka doon? At ano yung parang ginagawa ng unit or division kung saan ka napapabilang? Okay po. So ako po si Denmark Pialayon. Ang trabaho ko po, ang position ko sa DepEd Central Office ay Senior Education Program Specialist ng Teaching and Learning Division, Bureau of Learning Delivery, DepEd Central Office. So ang trabaho ko po doon is mag-create and mag-implement ng different programs na may kinalaman sa learning delivery, and also craft, develop different policies na may kinalaman po sa learning delivery. Ngayon po, busy-busy yung aming bureau, yung aming office sa pag-develop ng different guidelines, policies po para po sa implementation ng distance learning delivery modalities. Mm-hmm. Isa po dyan sa nagawa ng aming bureau, ng aming opisina, yung DepEd Memo CI 2020-00162, yung tinatawag natin Suggested Strategies in Implementing Distance Learning Delivery Modalities for School Year 2020-2021. Uh-huh. So doon po, dyan po nakapaloob yung different distance learning delivery modalities, also yung weekly learning plan, and of course yung individual monitoring plan na dapat po i-prepare ng teachers. So maganda po, no? Thank you dun sa pagbibigay mo ng background, no, ng trabaho ng unit na kinabibilangan mo. Kaya din kanina may tanong yung isang magulang kay Kuya Kento, sabi, nag-pair din ba ang central office ng module? Kasi sa ngayon, ang mga SDO, ang yung ginagamit, pinrepair ng SDO, ang pinamigay muna namin sa mga bata. Yung SDO Caloocan gumawa ng mga modules ng iba-ibang subject, elementary high school, ang senior high school, ALS, SPED, tapos yun ang muna yung pinamigay namin. Kaya may nagtatanong yung iba, meron din ba yung central office na na-prepare na module para sa ngayong hindi face-to-face yung ating sitwasyon? Kuya okay, Dan? Doon po sa self-learning modules, meron pong pinasilitate yung DepEd para po sa development ng self-learning modules. Ito po ay in-assign sa different regions na nagbuo po ng development team. Kasama na din po doon yung mga supervisors, yung mga teachers as writers. So, yun po, different learning areas po and different grade levels po, mayroon po yung assigned regions. Okay? So, halimbawa po sa grade 8, English Caraga po ang naka-assign doon. So, yung iba't ibang regions po, may kanya-kanya po silang assignment. Natapos na yun, Kuya Ben? Natapos na? Yung quarter 1 po, opo, natapos na po. Ngayon po, ang ginagawa na namin ngayon sa quarter 2, nag-undergo na po ng conformance review process. So, sinetect na namin kung align ba sa BELCS yung mga modules, kung tama ba yung content, kung grammatically correct ba, kung yung kung wala na bang computational or conceptual errors yung mga modules. So, meron po talagang proseso. Ibig sabihin, ni-utilize ng central ang iba-ibang regions at nag-assign ang subject area. Tapos, ang writer galing sa region. Kumbaga. Galing po sa region. Mga so, yung region po, yung mga region po, nag-top din po ng different teachers from different divisions. Ah, okay. Tapos, ang mga division, gumawa din. Dahil nga yung ginagawa ng DepEd Central. Which I think po is atraso. Which I think po is okay lang kasi yung mga materials na po naman po na yan is pwede talaga maging supplemental learning resources. Okay. Makakatulong din po sa ating mga learners. Mas maraming materials, mas maganda po. Kuya din, pwede bang pahapyawan mo kami ano yung content o yung itsura nitong module ng Central o pati yung proseso, ha? Sige. Pwede po kayang pa-share yung aking presentation? Sige, Kuya Dan, pa-share na lang. Nak Dan. Doon po sa ano, yung kamustahan sa YouTube. Yung kamustahan sa Caloocan. Bigyan ko lang po kayo ng background, no. Nung September 1 to 7, kinandak po namin itong National Orientation for Educators on the roles and responsibilities of parents and learning facilitators in the implementation of distance learning delivery modalities. Okay, so isa po ako sa naging facilitator ng online event na ito. Ang mga participants po ay mga chiefs, mga supervisors,
of different divisions and regions. Okay, mm-hmm. So ito po yung mga objectives niyan. Mm-hmm. Okay. Next. Okay po, yung title po ng session namin, so may partner po ko dyan, si Ma'am Bonggon. Ang title po is Enhancing Independent Learning Through Plans and Modules. Okay? So dito po, diniscuss namin na yung primary learning resource to be used by the learners at home, since home-based learning setup po ang ating mga bata ngayon, is yung self-learning modules. Okay? So ano ba yung mga essential characteristics nitong self-learning modules? Okay? So unang-una, merong iba't-ibang formats yung self-learning modules. Pwedeng print, pwedeng digital format, pwedeng audio-video lessons, or electronic SLMs. Pero yung choice po niyan, depende po yun sa konteksto ng bata. Depende rin yun sa available resources, sa gadgets, okay, or devices na meron ang bata sa bahay, and of course, yung learning delivery modality na appropriate para sa bata. So, kung sa tingin ng bata o ng magulang na wala naman silang kapasidad or wala silang gadget, no, para mag online learning, so pwede naman po yung mga printed modular printed modules para sa kanila, okay? So balik po dun sa previous slide. Okay, second po, yung SLM kasi, yung instructional design niyan is just similar to how a teacher normally delivers a lesson in a traditional face-to-face learning modality. Uh-huh. So wala naman po pinagkaiba yung instructional flow. Pareho lang din siya kung paano talaga si teacher nagtuturo ng isang lesson niya sa isang traditional classroom. Ang pinagkaiba lang po, more on independent learning siya, kasi nga yung bata po talagang siya yung kailangang magbasa at mag-accomplish ng mga assessment tasks dun sa modules. Okay? Okay, okay. So sa of course, Kuya, may dudot kong passage. Yung central office module tsaka yung mga SDO module, halos pareho na teacher din yung nag-craft, parang ganon? Yes, sir. Okay. I thought kasi yung nasa isip ko, yung central office ay parang nag-hire ng mga experts sa paggawa ng module, kasi kailangan talaga ng expertise sa paggawa ng module. Mga gumawa po talaga, mga nagsulat po, usually talaga is mga teachers. Ito yung mga talaga mga teacher writers na tinap ng mga divisions, regions, na may kapasidad na magsulat ng modules. Ah, okay. So mali ako nung nasa isip ko na parang nag-house kayo ng mga experts sa module writing, tapos parang binigyan ng deadline na matapos ng ganito. Hindi naman ganun pala. Hindi naman, mga teachers. Okay, okay. Sige, so, balik po tayo dun sa attributes po, no, ng self-learning module. Sa pinaka-unang part ng module, meron din siyang review of the past lesson na seamlessly connected dun sa previous lesson. So, parang katulad din siya talaga ng isang normal lesson. Okay? Sa SLMs po, makikita rin po dun na merong pretest or pre-assessment. Diagnostic siya in nature kasi ina-identify nung test na yon, ng pretest, kung gaano ba yung level ng knowledge ng bata doon sa lesson na matututunan niya. So parang dinadiagnose, no, ano ba yung alam ng bata or alam na ba na bata yung lesson o hindi pa. Okay, so merong may tapos after po ng review of the past lesson at saka ng pretest, meron na pong presentation ng lesson. So different talagang ano po yun, detailed descriptions ng lesson. May examples, may details, okay? And yun po ay pinrovide para po ma-enhance yung knowledge and skills ng mga bata. Okay. Na na-require naman ng MELCs o ng curriculum natin. Kuya Den, may idea ka ba kung ang isang subject, ilang pages yung module na naano ng central? Ilang pages ang module? Meron pong mga modules kasi na more or less than 30. 30 pages. So, pero hindi na po lumalagpas ng 50. For one quarter na yon. Ito, per module po yun. Per module. Later po, I will show an example. Sige. Tingnan natin. Yes, yes po. Okay po. So, meron pong doon po sa SLMs, may different assessment tasks that will measure the understanding, mastery ng mga bata doon sa key concepts na pinresent or diniscuss. Okay? So, marami pong test, marami assessment tasks. And doon po sa dulo ng modules, merong mga may generalization part, okay, na nagsasummarize po that will require the learners to summarize or to synthesize what has been covered in the SLMs. Okay, so para malaman din po ano ba yung natutunan ng bata. So may mga
mayroong part doon talaga na kailangan mag-generalize or magbigay ng key takeaways or insights yung mga bata. Okay. And of course, meron din pong post-test. Kung merong pre-test, meron din post-test na kailangan din pong sagutan ng mga bata. Sa last page naman po ng SLMs, merong mga answer keys na pinrovide para po sa mga parents, para po yung parents, alam din po nila, na mamonitor nila kung ano ba yung level of progress ng kanilang mga anak doon sa sinasagutang videos. Okay? So yung ano po, ang siguro po maging cautious lang dapat yung mga teachers na pag in-orient nila yung mga parents na dapat yung mga parents, hindi right away ibibigay yung mga answers doon sa answer key sa mga bata para lang matapos yung module. Yung po, ang purpose kasi ng answer key is para magabayan ng mga parents yung mga anak para malaman nila ano ba yung progress. Or kung tama or kung nagpo-progress ba or meron bang development sa learning ng mga na kanilang mga anak. Uh-oh. So malaki talaga yung role ng ating mga magulang ngayong distance. Kuya Ben, yaman lang din na banggit mo, may post-test, may pre-test. Che-check ka ni magulang, may answer key. Yes ba, po. Nagamiting ba siyan sa pag-grade sa bata? Yung module?